of 7 Series Grand Finals po ng ating Season 15 AP Esports laban sa Arkangel. At ito nga yan, kung first ban ating AP Esports, as you can see, banning that Hayabusa. I-respect ban indeed mga Tambay for Super Saksa, avoiding Super Saksa on having that Hayabusa. Same thing din Arkangel dito, respect ban para sa isang LP Toink ang pagbaban sa isang Eve. Your team is pero, banning. Yako ah, kanina pinagmasdan ko yung pickings na paabot ng Arkangel yung laban sa Game 7. Madalas na binaban is Pacquiao and sino nga ba yung isa, nalimutan ng isa, pero laging Pacquiao yakoy. Pagka ganun ba dahil lang sa kalaban niya? Ano kasi yakoy? Dahil lang sa kalaban nila, dahil lang your team is picking. 1-1 naman. Oo nga, uli ko nga, Arkangel dahil lang sa kalaban. Ano yung yako, respect ban. Tsaka ano rin, yung Pakito talaga, one of the best of laner sa ating current meta. Tsaka na ano yata siya, di ba? Wala pa rin siyang katapat ngayon, yako. Kumbaga, mahirap pa rin siyang tapatan na tipong mapapatay mo yung Pakito. Well, okay naman tumapat yung Benedetta. Sabahin bigkas, ubusan niya lang ng minion waves. Pero, nako, pag nagkahulihan, lugi pa rin yung Benedetta, mga Tambay. Kasi yung Benedetta natin, medyo ano, expected yung kanyang ulti. So, pag dito naman yung ulti niya, kailangan area of effect, kailangan mo lang lumabas dun sa area of effect, okay ka na. Alex, isang pang ito, depende ang time mo, kailangan ko pipindutin para tumamasa. Pero eto na nga mga Tambay, Super Saksa managed to have his link for the core, for the side nga ng ating Arkangel. Samantala, eto mga Tambay, second and third ito pick. Ito yung ano eh, Yako Monty, ito yung link na naman ni Saksa na naman. Bihira na naman mapatay mga kaibigan at nasungkit na naman niya to. Ito ako yung mga pinanalo niya. Pero ang mautak naman dito sa pinag-aralan ng AP Esports, mukhang ayaw nilang pagamitin si Saksa ng Hayabutaw. Siyempre. Tapos, ay, nakuha pala ni Oreshi yung Pakito. Mas mahirap kasi para saan niya ako na mahuli yung isang... Magaling tumakas, mabilis ikot ang isang link. Pero, in terms of ano mga Tambay, parang execution, alam mo pag papasok yung link, tanaw mo siya eh, nasa mga bakod-bakod lang papasok, makikipagpaluan sa'yo. Yun yung kanyang paraan ng paglaban. Unlike sa isang Hayabusa, yung ulti niya, hindi ka pwedeng gumanti. Hindi ka pwedeng lumaban. Wala kang magagawa, kundi hoping na lang na malipat yung shadow kill or hati-hatiin yung damage. Pero bukod doon, wala kang pwedeng gawin during the time na nag-shadow kill ang isang Hayabusa. So I guess this is a good choice indeed for AP Esports, letting Saksha on having his link and banning that Hayabusa. Yun, oo. Ito, syempre ah, Yako ah, sabi nga naman dito, naku, malakas talaga pag ginawang core down talaga yung Pakito. Kasalanan daw to ni Carl Tusok. Your team Oy! Is picking. Nako, si Carl TC, Carl Tusok mga Tambay. Si Carl Tusok na naman baka ginamit sa MPL, ginawang core. Ayan, lakas kasi ng burst damage. Parang burst damage na rin si Pacquiao, no? Tsaka, yung ano yako kasi, yung sustain niya with the burst kill together with the lifesteal mga Tambay sa Pakito. Talagang mahirap eh. Especially yung bawal link ka. Kahit makita mo mag-isa yung Pakito, kahit nga hindi core yan, baka di mo lapitan eh. Parang, magsasayang lang ako ng skill tsaka oras niyan, hindi ko makayang patayin yan. So, yun ang kinaganda talaga na isang offlaner mga Tambay. Pero eto, syempre, tinapat naman sila mga Tambay ng ating Benedetta by Dr. Maxil PhD. Pinahawak na naman ng, nakahawak na naman ng crap ang ating super joy boy dito mga kaibigan. At your team kaya is picking. Ang ating MP the King, nag-lancelot na naman. Ako. Okay yung damage niya itong AP Esports para sa akin. Syempre, tapos nahawakan pa niya Cadenza yung kanyang Joint Master yan niya ako eh, kung iyan matatanong. Pero si pare nga Cadenza. Eto Yako, it seems like they're aiming to use this as a gold laner. Parang lugi yata yung ano. Parang lugi yata ang isang Dr. Maxil sa laban kay Pakito dito sa XP League. Ano Yako, kaya niyang sabayan. Kaya ba? Ubusan lang ng minions, tas atras na, hindi kayo makipagpatayan. Clear minion waves, tas atras na kagad. Kumbaga hindi siya. Sumabay muna. Kundi hanggang dulo Yako, hindi talaga kakayanin. Oo, hindi talaga kakayanin. Yung pero, isang Pacquiao. No? Yes, pero eto, handa na nga. Simulan natin to. Let's go! Carlson Tok. Ah,
At ito mga kaibigan, all goods in the hood dahil nahawakan na naman Siyempre, pause muna tayo mga kaibigan at pakita muna natin ang ating mga players. Maraming salamat. Yes, ito nga pakatam cell phone. Magkabilang muna at ito na Yaku. Let's get back into the game. At ito na Yaku. Back na. Ito ay matabay sa ating game number 1. Best of 7 series, the grand finals ng ating season 15. Matindi, umaati ka bumbakbangan ng ating masasaksiyan. Kaya ang panghihintay nyo, isabay nyo na pag-download sa napakalupit na application. Nalik-collect nyo, like natin lahat, like up! And please like, share, and follow na rin po ang page ng Tambay TV. At huwag natin kalimutan na laging mag-tag ng tatlong tropa para magkaroon kayo ng chance sa manalo 500 pesos by GCash. Yes, mga Tambay, mimigay po tayo 500 pesos by GCash. Pag umabot nga po ng 500 ang ating mga viewers, ano panihintay nyo mga Tambay, i-share nyo na ating stream at itag ang yung tatlong tropa para syempre nag-i-enjoy ka na, kumikita ka pa. Ito, Yaku, pakilala ko na ang site ng ating AP Esports. Nandito si Cadenza gagamit ng ating Johead Yureshi naman para sa ating Pakito El Pinoing, gagamit ng kanyang Farsa Donut sa ating Lunox at MP The King sa kanyang Lancelot. At para naman sa ating Arkangel mga kaibigan, Super Joy Boy nag-rock na, Super Saksa gumamit ng Link, Super Escalera nag-Matilda na, Dr. Maxil PHP gagamit ng kanyang Benedetta dito, hindi pa pauli si Super Marco nag-harit na. Nako, eto Yaku, let's see. This is the game number 1 of the Grand Finals. Mga Taboy, first blood dito first si Yureshi. Yaku na pick up dito. Nasamahan ng isang Super Escalera with that Soul Bloom. They managed to pick up ang ating Yureshi rito sa ating top lane mga Tambay. And first blood going in favor ng ating Arkangel. Yun o. Yes. At eto nga mga Tambay. Let's see mga Tambay ang mangyari dito sa ating bakbakan ako Super Saksa rito. Tamang dayo ng kanyang ang jungle dito. Yes mga Tambay na ako. Eto dumadayo na yung jungle. Mabilis talaga ang farming ng isang Link. That's why nako eto maaga niya na clear ang kanyang farming dito. But same thing din naman mga Tambay. Sa isang MP The King. Pero ito magkakapasok ba? Well let's see mga Tambay. Spotted nga rito ang ating Super Saksa. Pero eto Tempest of Blade gagamitin para makailag dito ang ating Super Saksa na ako. Maganda, mainit ang bakbakan na ating nasasaksiyan. The first turtle is up for the grab. Samantala eto mga Tambay. Kagensa delikado. He will fall down mga Tambay. Grabe with a 3-man rotation coming from Arkangel dito. Feather Earth Slide ginamit na. Super Escalera, Running Low, Yureshi at backline dito. Isang sabak na lang, aabot ba? Ay, makakataas pa rin. Soul Bloom, medyo masakit Yaku and aatras na dyan ang ating Yureshi. Nako mga kaibigan, muntikang pamadali doon ang ating Super Escalera. Pero syempre, he managed to escape mga kaibigan para makainob ng kanyang getaway. Pero dumako muna tayo dito sa labanan ni Elpit. LP Toink at Joy Boy dito sa may bandang middle lane. At ito dito ako nabibilib sa part ng ating Arkangel kung paano mag box out dito sa ating objective. Pero ito, Circling Eagle. Again, ginamit na naman dito mga kaibigan. Tempest of Blade. Patay ka, bata ka. Dalawang agad yung tikwak para sa ating AP Esports. Mga kaibigan, 4-0 para sa ating laban in just 3 minutes in the ball game. Napakabilis ng patayan para sa ating Arkangel. Yes, grabe, Yaku rito. Apat kagad napatumba ng ating Arkangel plus. Eto, uncontested turtle for their side, mga Katambay. That's why, as you can see, lamang kagad sila rito. 1.5k gold difference going in favor yan ng ating Arkangel or make that almost 2k, mga Katambay, because of that turtle na nakuha nga nila ngayon-ngayon lang. Pero eto, another Feather Earth Strike coming from El Pinoy. Like, clearing minion wins lang, making sure Yaku na meron siyang konting oras to view the map at syempre makatulong nga sa mga engagement dito. Pero Cadenza with the vision dito sa ating Super Joy Boy makakailag dyan. Ay, isang donut! Ang ganda namang unstable force down with that ejector. Pero Cadenza delikado, he will fall down. Grabe yung respond din, napakabilis from Arkangel mga Tambay. Akala ko talaga Yaku pass pick up na yun para sa isang Grok. Pero grabe, nandun pala kagagan yung respond din Yaku together with Matilda at syempre ng ating Harit dito nagamit nga ni Super Marco. They managed to pick up ang ating Cadenza. Nakakatakot sa part ng ating Arkangel sapagkat syempre nakukuha nila yung kanilang early gaming. Paano pa kaya sa dulo eh meron silang Super Marco na si paring Harit. Yes. Pero although may donut naman eh ang ating AP Esports dito mga kaibigan, pwede rin sumabay dito sa dulo pero kaso sa pinapakita ng rotation ng ating Arkangel, parang syempre babaugin nila ang isang donut dahil alam naman natin na pag nabaog ang isang MP Ducking, hindi nakuha niya yung early niya.
si Donut sila lilipat eh. Si yes. Donut sila lilipat. Pero ito, ito ayun na naman. Yan yung sinasabi ko. Laging iikutan yan. Tempest of Blade. Ginamit na dito pero unstoppable force. Tusok ang puwet ng ating kadensa dito. Tatlong beses na siyang napapatay. Yes, series 6 na nga po. Scoreline natin dito. In favor yan ng ating Arkangel. Nako, nahihirapan na ang ating AP Esports dito. Ang ganda ng panimula indeed mga tambay dito ng ating Arkangel dito. Pinapakita sa ating game number 1. But this is just the game number 1 of a best of 7 series. Pero ito, Yureshi with that flicker out. Managed to escape 3 members ng ating Arkangel dito. Samantala, 10 seconds away para lumabas na ang ating Legend Turtle. Kadensa nandito. Feather Strike! Nako mga tamay, nakakancel pa nga doon ng ating Dr. Maxil PhD. Mutigan siya mapigaw pero still, he will survive. Pero nandito na, MP the King papasok dito. Tumusok naman, Super Saksa. Pero eto, Tempest of Blade. Nako, wala siyang matutusok dyan. Talagang ginamit lang yan to avoid the damage coming from AP Esports. Pero LP Toink nandito pero wala siyang Feather Airstrike. So wala siyang magagawa for the meantime. And I think atrasan mo na rito ang ating AP Esports. Tama lang yung ginawa ng ating Arkangel dito mga kaibigan. Hindi na nila hinabol pa yung mga duguan na ating AP Esports dito sa iba ng parking lot. Pero hindi pa yata tapos ang mission ng ating Joy Boy sapagkat ang gugulo pa dito sa Purple Bump ng ating league na si MP the King. Pero may bakbakan na gaganap dito sa may top lane. Yureshi laban kay Manny Pacquiao ay Yureshi laban kay paring Dr. Maxil PhD dito sa may top lane. Pero atrasan muna ng konti pero nakahil lang din mga kaibigan. Grabe naman yung sustain ng both players natin. Yes. At ito, Yako, mukhang pupunin na naman ng ating Arkangel, yung ating third. Oh. Yes, naku, Yako. Ito, nakakapatay man ng Arkangel dito, Yako. But I think, AP Esports is trying to prolong this game. And as you can see, wala pa naman nababasag. Wala pa na kukuha objective dito in terms of turrets, ang ating Arkangel. Although, yes, anim na napapatay nila plus this second turtle or third turtle, mga tambay. Mukhang yeah. Mapapas sa kamay na naman nila, Yako. And another uncontested turtle, indeed, mga tambay, for the side ng ating Arkangel. Uncontested na naman para sa ating turtle dito mga kaibigan. Pero dugan ng ating Joy Boy, makakatakas pa rin. LP Toink, nako, Diyos ko, matutunaw yata sa apoy. Hindi na yan, makakatakas na rin yan. Pero si Glink Eagle dito, ginamit na mga kaibigan. Pero ang ating Super Saksa, dugan din at makakatakas din yan sa kamay ng ating AP Esports. Pero Super Marco nandito to the rescue. Sabay takbo na ang ating Team Blue. Yes, pamantala top lane natin dito mga tambay. It seems like Yureshi is having a hard time na tapatan ng isang Dr. Maxil PhD. Given na napikop nga siya kanina mga tambay na medyo maaga sa ating bakbakan. So na-delay kapirasong konti farming ng isang Yureshi. Samantala bottom lane natin mga tambay. Mukhang is donut naman dito. Okay naman ang kanyang ginagawa Yako. Hindi pa siya napipikop dito and nakakapag-farm naman siya na maayos up against nga rito sa isang Super Marco na may gamit ng Harit as of now. Pero eto mga tambay, 2v2 situation sa bottom lane natin dito. Post 4, post 5 together with the post 2 mga tambay. Even mashup indeed. Well, let's see. Dahil eto Super Joy Boy trying to poke out dito ang ating Kadensa with those recall. Pero Kadensa hindi magpapabait out dito. Smart Missile. Pero ito spotted na tatlong membro ng ating Arkangel. Samantala Super Saksa BC getting his coin grab. MP the King as well. Nako eto continuous farming lang. Como? But the good thing niya ako dito, MP the King hindi siya na-delay dito. Lamang pa siya in terms of level dito sa isang Super Saksa. Ibig sabihin, nakakapag-farm na maayos ang yes. Ating MP the King. Pero ito, hinahamon nila ang ating Super Joy Boy. Masyadong nag-a-advance, ha? Pero kalahati lang yung natira sa kanyang buhay dito. At makakapatakas yan. Ito, delikado rito. Yako talaga medyo, yes, getting late into the game. Medyo patagal na syempre ang death timer ng ating magkabilang kupunan. So, let's see, maya-maya ng konti. Pag nakabawi na ang AP Esports, kumakabawi nga ba sila ng patay dito laban sa ating Arkangel? As double force, pero itong flicker out, sinag dito ng ating Super Joy Boy. But this time around, I really don't see na makakatakas pa siya. And he will fall down on the hands of Donut. Pero ang kapalit niyan, Yako, isang tier 1 turret sa ating top lane. That is a very good trade-off indeed, mga tambay, for the side ng ating Arkangel. Ito pa isa. Nako, ito pa isa. Ang huling turtle, mga kaibigan. Grabe naman, pero hindi na yata papayad dito ang ating AP for Cycling Eagle. Ginamit na dito, pero yung Tempest of Blade. Mga kaibigan, nakuha pa rin ang Arkangel yung turtle. Tapos, pitas pa yata yung dalawang miyembro ng ating AP Esports. Pero Super Escalera ang kapalit sa buhay na yun. Yes, nako, grabe mga katambay. Grabe objective taking dito ng ating Arkangel. Managed to take a turret dito. Pero eto, grabe yung Reshi pumasok dito. Isang one hit na lang ang ating Super Saksa. Pero eto, makakatakas pa. Beautiful play coming from Super Saksa.
managed to escape niya ako dito kay Yureshi na may gamit nga ng Pakito. Napakaganda. Pero ito yung Circling Eagle na ginamit. Grabe yung FF, yung focus fire ng isang super saksa dito. Nakuha niya pa rin yung turtle habang nakikipagbakbakan, no? Napaagay ako ng konti yung paggamit ng Turn Rose doon. So tumama pa dito kay MP the King yung ating Circling Eagle together with the Tempest of Blade. Kasi yung medyo natapos kagad yung duration nga ng kanyang Turn Rose. So medyo advance sa kanyang pagkakakas doon. Anyways guys, 2-8 na score lane natin dito and 3K gold difference in favor yan ng ating Arkangel. Well, let's see, 50 yung, seconds away. Yeah, pero yung pinapakita ni paring Donut dito, yung KDA niya, 1-0-0, ibig sabihin, mga kaibigan, hindi pa siya masyadong dumidikit. Mamaya, sa clash, baka mamaya magpakita ang bilas na. Pero ito, time Felder Earthstrike, ginamit na dito mga kaibigan, ang ating Kadenza, syempre, uuwi yan, duguan, at makakainom yan ng kanyang Gatorade. Naiangat na ng Arkangel sa 4,000 piso ang kanilang kalamangan. Yes, pero ito yako, 4-man rotation coming from Arkangel dito. Medyo delikado kalagay ng ating Donut together dito ng ating Alpito. Pero tower lang naman ang package ng ating Arkangel. And right after na mabasag, disiplina indeed. There's nothing to prove in there. At trust na rito, basag lang Tore, objective lang tayo. That's how you play Mobile Legend. Pero ito na, Pedro Airstrike ginakda. Flaker in dito ng Hadensa with that unstoppable force, pero wala siyang mapipigop dyan. Samantala, eto Yaku, napitas na nga ang isang Donut, but Super Marco is down as well. Even trade-off indeed mga Tambay, ang nangyari palitang bigkas. Pero Super Joy Boy, Running Lorito, Dr. Maxin nakapuesto, Escalera as well. Pero eto Alpito, nako, eto na ang ating Kadensa, providing vision for the side ng ating AP Esports. Maispatan nga tatlong membro ng ating Arkangel dito, pero yes, wala silang aabutan dyan. Tamang atrasan, tamang uwian lang ang ating magkabilang kupunan. MP the King with his Lancelot sitting at level 13. Samantala, level 14 naman ang isang Ling dito. Grabe. Ng isang super saksa. So one level gap indeed mga Katambay, ang ating MP the King laban ito dito na sa ating super saksa. Ito na naman yung KDA ng isang super saksa mga kaibigan. Hindi na naman mapatay-patay. Ito yung sinasabi ko sa inyo pag gumagamit ng assassin yan. Kung hindi Hayabutao o Ling, laging isang beses lang mamamatay. Minsan, mas lamang yung hindi mapipick up, mga kaibigan. Pero ito, ejector para coming from ating Kadensa. Pero syempre, walang follow-up coming from ating MP the King. Dahil syempre, pipiliin nilang mag-agaw na lang ng turtle. Pero nakuha pa rin ng ating Arkangel, yung ating Lord. Pero Tempest of Blade, ginamit na ang ating Kadensa yung nadali doon. Mga kaibigan, 0-5 na ang ating Joed o si paring Kadensa. Pero ang ating Yureshi dito, gumagawa ng paraan para makabalik sa ating laban dahil nakakasegue siya dito, nakabasag na ng second tower dito sa ating ilalim. Ito na, approaching middle lane na, kasama na ng ating super saksa ang ating first lord. Pero mababaw pa lang naman yan eh, malambot pa naman yan. Pero sinabayan ka agad ng Peter Earthlight, masyado pa mga bagal. Na-cancel ka agad. Yes, naku, na-cancel nga yako rito ng ating graph. Yung kanya no ID, no entry, naka-cancel nga ng Peter Earthlight. At yun talaga yako yung reason kung ba't ginamit yung isang graph dito. First of all, syempre, hindi siya pwede ma-ejector because of that first skill nga mga Tambay na anti-CC. And not to mention, with that no ID, no entry rito, pwede niya i-cancel yung Feather Airstrike basta't aabuti niya na kanyang range. At that's the beauty talaga ng isang Grak mga Katambay. That's mamaya, lagi siya pinipili niya ako in this situation. Ayan na naman, ejector na dito mga kaibigan with that stoppable force. Patay ka, pata ka, pero syempre, sasabayan niya ng ating Arkangel. Sino mapipitin sa ating Arkangel dito? Yako, si Donut dito in danger, pero Dr. Marshall patay na rin. Masyado kamalalim Phantom Execution with the Puncture. Mga kaibigan, Super Marco duguan, tinamaan ng Turn Rose. Tatlong miyembro ng ating Arkangel tumba na habang si paring Joy Boy tumatakbo pa. Yes, mga Tambay, they managed to take down isang tier 3 turret ng ating AP Esports dito. Pero tatlong miyembro kapalit nito at eto Yako, mukhang dediretso yun to hanggang tier 3 turret ng ating AP Esports. Kaya pa! Strike maagang ginamit dito, pero eto nakabang na ang isang super saksa, Tempest of Blade. Gagamitin niya, makakatakas ba? Yes, he will survive. Pero eto mukhang tamang atrasan na muna AP Esports dito at tamang clear na lang ng jungle ng ating Arkangel dito. Nako Yako, eto na yata ang comeback na hinihintay, the momentum indeed na hinihintay ng AP Esports for them to get those core items and definitely pumalag dito sa ginagawa ng ating Arkangel. Ayan na mga kaibigan, instant replay. Ito yung magandang setup coming from ating Kadensa mga kaibigan sa ejector. Doon nag-umpisa yung sakuna
para sa ating ano, Arkangel. Overextending indeed nga ako dito ang ating Dr. Maxel PhD, and because of the stun na meron nga rito ang ating Farsa, they managed to pick up ang ating Dr. Maxel PhD at naka-cancel pa yung kanyang ulti. Pero eto, Super Joyboy at middle lane, Super Marco as well, pumasok na dito. Kadensa, may mortality pa, pero sinalo niya ng lahat. May flicker out ba? Walang flicker out na isang Kadensa. Pero ejector, magkakaroon na, makakatakbo. I really don't see, think so. And Kadensa will fall down. Samantala, Yureshi, nandito mga Tambay, trying to defend their base. For members ng IP Esports, nandito na rin mga Katambay. Well, let's see kung magkakaroon ba ng aggressive gameplay mula sa ating Arkangel. Dr. Maxel, nandito, nakabang. Nako, eto, mukhang magkakat siya ng minion wave dito, Yaku. Pero I really don't see na mangyayari yan. Pero eto, doon at natin makipagsabayan ba? Sir King Eagle, ginamit na pumasok dito. Pakito ni Yureshi dito, nakabang. Hoping for the better target dito. Pero eto, nako, takot na. Grabe, dalawa na lang natira rito sa side ng ating IP Esports. Make the three, Kadensa is alive. Pero eto, walang minions. Hindi sila makakatulak dyan. Yureshi, mga Katambay, clearing minion waves. Alam niya, ginagawa niya, mga Katambay. Hindi siya nakipagsabayan doon. Talagang ubos minion waves. Avoiding. Oh, palak-palak pa, mga kaibigan. Ako, ito na nga. Nasa etapan pa ang ating Matilda. Pero tatamaan ba ng Phantom Execution? Hindi po, mga kaibigan. Pero to, butas na yung third tower ng middle lane. Iya, kumunti, sinabayan pa yung bottom lane, basag na rin at mega creeps na para sa ating Arkangel, mga kaibigan, at natali pa yung Yureshi dito sa bandang ilalim. Yes, takoyako. Eto, what a timing indeed, mga Tambay, para sa ating Arkangel dito. Managed to pick up nga rito ang ating Yureshi plus the Lord is lalabas na din sa level 2 enhanced Lord, mga Tambay. And of course, Arkangel do has the chance to take this uncontested for their side. Samantala, eto, naku na, magpakbakan pa ang isang MP the King. And MP the King will fall down. Three members left dito sa ating AP Esports. Kadensa with his Johit dito with an ejector nga rito sa ating Super Joyboy. But Super Joyboy talaga naman providing vision lang for the side ng ating Arkangel, making sure na wala nga dito pupustin para mag-contest ng ating Lord. But once again, ejector dito para sa ating Kadensa. And let's see kung makakadepensa ba. And I think naman, mga Katambay, MP the King will be available, will be up bago pa dumating ang Lord dito sa kanilang base. MP the King will be down for the next 20 seconds. Pero eto, apat ng membro, AP Esports, nakahanda na para dumepensa dito sa level 2 enhanced Lord na meron ng ating Arkangel. And that is marching right now sa middle lane ng ating AP Esports. Lumaangat na sa 7,000 na kalamangan para sa ating Arkangel. At ito na nga, Yaku, papasok na ng base militar ng ating AP Esports. Ang ating Lord, mga kaibigan, level 2 yan. Circling Eagle, ginami na dito kay Yureshi, mga kaibigan. Patay ka agad ang ating Kadensa. Sama mo na si Donut. And there you go, mga kaibigan, Tempest of Blade. Sabay tunaw na ng ice cream. Game number 1 para sa ating defending champion na Arkangel. Grabe, mga Katambay, talaga medyo dominado. Pinakita na ng laruan dito ng ating Arkangel with this game number 1. But this is a best of 7 series, mga Katambay. So don't get me deceived. Dahil nanalo lang ng game number 1, tandaan natin parehas kampiyon ang naglalaban dito. Although, yes, Arkangel is the defending champion, pero second placer naman po ang ating AP Esports sa ating season 14. Tama, so tama. Nako, talagang walang tulak kabigyan sa ating dalawang koponan dito. But first game natin, mapapasa kamay nga ng ating Arkangel. Tama, huli mo yan, Yako. Dahil dyan, eh, syempre, nakauna na ang ating defending champion, ang Arkangel Lipad. Nagpapakilala naman, syempre, sa ating AP Esports. Kasi kung inyong maitatanong, mga kaibigan, pangatlong beses na napagtatapat to ng AP and Arkangel dito sa finals niya. Ako, yes, siya. Para na 1-1 yata kung aking di ako magkakamali. 1-1 ang kanilang standing. Yes, FYI, mga Katambay, nagtapat sila dito sa ating upper bracket. Sa ating, dito mismo sa ating season 15. At tinalo nga ng AP Esports ang Arkangel. That's why nalaglag sila sa lower bracket para harapin ang ating PPG. At nanalo naman po with a 4-3 standing ang Arkangel laban sa PPG. Kaya eto, muli susubok sila na sumukit ng kampiyonato. And this time around, as you can say, 1-0 ang ating scoreline dito. Best of